Nàrtuda, el programa Oro. D.W.I.Z. Observació, reacció, opinió. Oro. Observació sa malalaking balitang pumutok sa araw na ito. Reacció ng mga personalidad sa likod ng mga balita at opinió ng publiko sa mga isyong sangkot ang bawat mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. Oro sa DWIZ, kasama si David Oro. Oro sa DWIZ. Ay, magandang hapon po! Kagandang hapon, bayan! Ang iyong lingkod, David Oro, nagbabalik sa ORO, sa DWIC, Observasyon, Reaksyon at Opinyon. Observasyon ng mga mamamayan. Nako, dinadagsan na raw po ng mga supplier ng mga school uniform. Marami raw nagpapatay. Marami na hong nagpapagawa ng mga school uniform. Dahil nga po malapit na ang pagbubukas muli ng face-to-face, pagbubukas po ng klase. At saktong-sakto naman, di ko nga alam kung dahil ba dito, mayroon tayong tinatawag ngayon na libreng sakay. At ang balita ko, isa sa mga tumututok dito, ang kalihim mismo ng Department of Education at ating Vice President, si Madam Sara Duterte. At syempre, nandyan rin yung ating DOTR Secretary, si Secretary Jaime Bautista. Ay, kaya minarapat po natin ngayon sapagkat kaninang umaga po inilunsad ang libreng sakay. Alamin natin mula po kay Mr. Jason Salvador, isa rin po sa mga public service man, ang head po ng Corporate Affairs ng PITX o ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jason! Ay, Sir David, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng tagapakinig. Yeah, balitaan nyo nga po kami, Sir Jason. Libreng sakay, kanina ito'y pinangunahan ng mismo ni Vice President Sara Duterte at ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Para saan po ito? Sino bang makikinabang dito, Sir Jason? Well, tama po kayo, Boss David. Ano? Kanina nga, pinasinayaan na rito yung pagsisimula ng karagdagang libreng sakay. Handog po ito ng office ni Vice President Madam Sara Duterte. Apa. And of course, pagtulungan po sa DOTR. Ito po ay layunin nito, maka-augment pa po, makadagdag sa mga ino-offer na libreng sakay ng DOTR. Particularly, nataon naman na sakto kasi mag-face-to-face classes na. So alam nating mas dadagsain pa po ang ating mga pampublikong sasakyan ng mga mananakay, particularly yung mga student. Kaya naman, naisip po ng office ni Madam Vice President na dagdagan pa yung mga libreng sakay na binibigay ng DOTR. Kaya nga kanina, nilunsad po yan dito sa PITX at kami naman po yung masaya-masaya dahil naging bahagi po kami ng makasaysayang pagsisimula nitong libreng sakay. Opo. Dito po sa Metro Manila, Sir David, ano, mag-o-offer po ng 2 bus ang office po ni Vice President upang to augment the libreng sakay dito po sa EDSA Carousel. Magsisimula na po yan tuwing umaga, 4 a.m. hanggang 10 a.m. and then 4 p.m. naman po sa hapon hanggang 10 p.m. Magmula Lunes hanggang Sabado po yan, babaybayin po niyan yung EDSA busway or yung tinatawag nating carousel. Kasi alam naman natin, marami talagang sumasakay dyan, Sir David, ano? Eh, tama kaya ho kayo. Dinagdagan po ito. Correct. Opo. Naobserbahan ko nga ho, kahapon lang, halos araw-araw nadadaanan ko eh. Lalo sa hapon, ang dami-dami ho talagang puipila ng mga kababayan ho natin. Eh, syempre, madadagdag ho dyan yung mga estudyante. Paano po? Meron ho bang separate na bus o... special na lane para ho naman sa mga estudyante, Sir Jason? Ay, opo, no. Ito po 'yung karagdagan diyan sa ano, sa EDSA Carousel. Diyan po 'yung gagamitin nilang way para hindi na po makaranas ng trapiko pa, lalo-lalo 'tong mga estudyante natin. Kinakailangan maging nasa oras ang kanilang pagdating sa kanila mga paaralan, ano? Siyempre, priority po sila dyan, ano? Siyempre, kasi siyempre, iniisip natin, mga kababayan natin, estudyante, ngayon pa lang sila manunumbalik sa face-to-face, kaya kailangan nila yung pampubliko sa sasakyan. Ang maganda dito, Boss David, ano? Hindi lang ito dito sa Metro Manila, yung ino-offer pong libreng sakay ng office po ni Madam Vice President, meron din po sa, ano, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magkakaroon pa po yan sa Cebu, no? Meron din po sa Davao, meron din po sa Bacolod. So yan ang kagandahan niyan. Hindi lang po yung mga
mananakay at estudyante dito sa Kalakhang, Maynila ang makikinabang, kundi pati mga kababayan natin sa iba't ibang probinsya. Opo, eh siyempre, ito'y libing sakay, kaya malaking bagay ho nito. Yung baon ho ng ating mga estudyante, hindi na ho mababawasan para sa pamasahe, Sir Jason. Tama po. Alam naman natin, nanggaling po tayo sa pandemya, lahat po struggling, lalong-lalo na itong ating mga estudyante at kanilang mga magulang. Kaya anumang tulong na makakapagdulot ng konting katipiran sa kanilang mga gastusin, malayo na po mararating. Kaya po malaki ang pasasalamat natin sa office po ni Vice President Sara Duterte Carpio at of course, kay Secretary Jaime Bautista ng DOTR, no? Sa pag-iisip ng ganito mga libreng sakay program. Upang sa ganun, maiahon naman yung ating mga kababayan sa dinadaan na nating pandemya. Itong okay. Libreng sakay, malaki po ang maitutulong nito, hindi lamang sa pagpatitipid, no, ng ating mga kababayan, kundi pati yung pag-decongest ng trapiko natin. Alam mo naman, Sir David, di ba? Mm-hmm. Kunyari, yung iba dyan, nagdadala sa sakyan, since may libreng sakay, baka pwede mag-public transport na lang sila. Kahit pa paano, makakabawas po ito sa volume ng ating mga privado sa sakyan sa lansangan. Opo, isa ho sa mga concern syempre na mga magulang natin, kung meron din lang ho kakayahan, nababanggit nyo nga, syempre yung iba, kahit pa paano, meron din hong masasakyan, syempre, baka naman ho makipagsiksikan ho sa sasakyan, may pandemic pa po, yun ho mga magulang, ayaw ho nilang pakawalan syempre yung kanilang mga anak na makipag face-to-face, ika nga, baka magkapalitan ng mukha sa loob ng bus. Batid natin ito, no? Batid po natin, Sir David, na tayo po'y nasa kalagitnaan pa rin ng pandemya. Yeah. Kaya naman, despite the fact na libreng sakay po ito, mahigpit pa rin po natin patutupad yung mga health protocols, katulad ng pagsusot po ng face mask, and of course, yung physical distancing, at ang natmari, capacity lang po ito, no? Hindi yung mga tayuan, apo, yung mga sabit na tinatawag, talagang capacity level lang po ito. At ang bago, puigin pa ito, no, para mas marami patulibre sa kayo. Kung sa ganun, hindi talaga magkaroon ng congestion, siksikan, at hindi po magkaroon ng mga habang pila. Ayun, so ibig sabihin, ito po pilot project pa lamang, nabangit nyo para sa EDSA, parang dalawang bus lang po, no, tapos meron po sa Visayas, and meron po sa Mindanao. Pero eventually, madadagdagan po ito, Sir Jason. Tama po, no? Pasimula pa lang po ito. Marami pa po sila. In fact, naririnig ko po kanina. Lalagyan ko po yan sa University Belt at sa iba pa pong mararaming tao, no? Kasi yung layunin talaga rito, makatulong po sa ating mga mananakay. Particularly sa mga estudyante na ngayon pa lang manunumbalik sa face-to-face. Okay. Di balitaan niyo po kami sa mga susunod na mga development ng libreng sakay po niyan. At iba pa mga proyekto po ng PITX with coordination sa ating pong Office of the Vice President at Department of Transportation, Sir Jason. Yes po, makakaasa po kayo, Sir David, no, ang inyong himpilan. Lagi naman po nakasuporta yan sa ating mga programa at programa ng pamahala. Kayo po ang makakaalam kung meron pang beneficyo at kung ano pa po mga proyektong gagawin natin para po sa kapakanan ng ating mga mananakay. Maraming salamat po. Inyo pong napakinggan si Mr. Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs ng PITX. Oras po natin, alas 4:44, babalik po kami makalipas lamang ang ilang pagunita. Sa DWIZ, kasama si David Oro. Oras po natin, alas 4:45 ng hapon. Yung balita natin kanina, ha? Tumataas ang presyo na naman ng lis, tumataas ang presyo ng bigas. Ibay pati ho itlog, tumataas. Papanoon si Dayunyor at saka si Neneng pagising sa umaga. Yung pa naman ang paborito, no? Scrambled egg, di ba? O kaya naman sunny side up. Kaya nga ho kinukumbinsi ng Department of Agriculture. Ang reaction po dito ng Department of Agriculture ngayon sa balitang yan. Yung observation po natin, pagtaas nga po ng mga bagay-bagay. Ang reaction po ng DA, yung po mga egg producers, ay kanila pong hinihilingan na taasan ang produksyon dahil nga po sa mataas na demand nito. Ang problema po dito ay yung daw mga manok hindi raw ho magsipag pangitlog. Parang awa mo naman mga manok, mag-itlog naman po kayo. Kailangan po natin ng maraming itlog. Ano po kay Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista,
Ito ay matapos nga po na makipag-ugnayan sila sa mga egg producers, particular sa mga nagbawas ng kanilang produksyon. Eh bakit nga ba? Eh sabi ho ni Assistant Secretary Evangelista ng Department of Agriculture na ayaw na mag-operate ang mga egg producers dahil sa bantang ng ito, dahil sa bird flu. Ay nako, ito lang anto eh. Ito ay dala rin ho ng ating panahon. Hindi ho halos ito makontrol, ano? Kaya nakikipag-ugnay na po sa market master. Halimbawa po sa Quezon City government para makapag-supply ng itlog ang ilang mga kooperatiba. Tinayak po ni Evangelista ang tulong po ng Bureau of Animal Industry sa mga producer po sa pamamagitan ng ayuda sa gitna ng mataas na presyo ng feeds. O ito pa. So, merong problema tungkol sa bird flu. Ang problema po ay isa pa tungkol sa mataas na presyo ng feeds. Ayan. So, yun po yung ilan sa mga nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng kakapusan ng itlog. Ayan. So, panawagan po sa mga manok. Panawagan po sa mga manok po. Ipakisuyo po naman. Dagdagan nyo pa po ang itlog. Ito pa. Lahat na lang tumataas ha. Ako na lang yata talaga dito, Engineer June, nang hindi tumataas ako. Pambira naman talaga. Aha. Ayan. Nagkaroon daw po ng mukhang okay naman tong balitang to. Sa obserbasyon po ng ating mga mamimili at opinion, ay kanila pong nakita ang pagbaba ng presyo ng baboy at manok sa Marikina Public Market. Aba, medyo good news ito. Noong nakalipas na linggo ay umabot po sa 340 pesos ang presyo ng kada kilo ng laman, pork chop at kasim. At ngayon ay mabibili na lamang ito sa 270 pesos hanggang 275. Aba, medyo malaki nga ang pagbaba. Bumaba rin po sa 300 pesos ang kada kilo ng liyempo na dati ay nasa 360 pataas ang presyo. Oy, wag na ho tayong gaanong kain ng liyempo. Baka mataas nga, bumaba nga ang presyo, ay tumaas naman po ang ating alta presyon. Speaking of alta presyon, nako, nagkakaroon po ng alta presyon ng ating po mga drivers and operators. Eh, dahil nga po dito sa problema po ng nako, napakataas to. Alam niyo ho ba, merong ilang operator ng taxi na naipon yung binabayaran po nila na multa nung violation ng kanilang mga driver. Wala hong kasalanan yung mga operator ng taxi. Pero yung violation ng kanilang mga taxi driver, nag-accumulate, iba't ibang mga driver po ito. Sige na nga, alamin natin ang reaction dito ni Attorney Ariel Inton, ang siyang head ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ito po ang grupo na mga abogado na tumutulong po dito sa ating mga kawawang mga operator. Naku, hilahod na ho ang ating mga drivers and operators. Magandang hapon po. Hindi ko alam kung magandang hapon. Attorney Inton, hindi ba natapos yung problema? May kaugnayan ho dito sa no contact apprehension na nagkaipon-ipon na po at mayroon na yatang umabot ng 1,000,000 multa, Attorney? Magandang hapon sa iyo. Opo, gandang hapon, Attorney. At sa ating mga taga-subaybay, alam mo, ang nangyayari ngayon, padami ng padami yung LGU na magpapatupad ng no contact apprehension. Aray! Padami ng padami po ng problema. Ang alam ko po, San Juan, next week daw. Muntinlupa, next week. Uy! No? And then, Quezon City, Manila, Paranaque, Valenzuela, meron. Opo. Pag-isipan yung mabuti yan, mga mayor, huwag po kayong padadala na parang akala nyo napakaganda ng NCAP na yan. Maganda po sana yan, NCAP, kung Opo. Yung polisiya na ipinatutupad, tama. Mm-hmm. Kapag ka hindi po tama, injustice ang nangyayari dyan. O nga po. Kasi sinasabi ni David ng mga taxi operator na naiiwan ng na binabayaran daan-daan libo. Opo. Hindi lang taxi yan. Marami rin na sa public transport.
Ay, ngayon, oho. Pero kasi nagsasabi na, hindi, under supervision yan eh. Ito, no, paliliwanag natin mabuti na yan, katwiran na yan, hindi po yan katwiran kapag traffic violation. Aha. So, David, ito ang paliwanag dyan. Ha? Go ahead po. Okay. Ang no contact apprehension is a traffic violation. Okay. Ang traffic violation, personal po yan sa driver. Tama. No? In other words, kung wala pong no contact apprehension, kunyari si David, mm-hmm. mano-mano inapprehend ng isang enforcer. Yeah. Yung enforcer, hindi naman hihingin sa iyo yung rehistro ng sasakyan eh. Ano ang sasabihin? Lisensya. Lisensya. Okay. Bakit? Kasi sa traffic, lisensya ang tinitikitan. Lisensya ang pinananagot sa traffic violation. Oo naman. Okay. Ayun. Bakit pagdating ng NCAP, iba istorya? Bakit? Sa NCAP kasi, ang nakukunan ng camera, yung plate number ng sasakyan. Okay. Oo, oh, yeah. Ganun, sa ibang syudad, sa ibang bansa, nakukunan yung driver. Pero opo. Dito, alam mo naman, minamadali ito eh. No? Kahit na bulok yung sistema, yung technology, uh-huh. eh, nahayaan na. So nakukunan yung ano, plate number. Pag nakuna yung plate number, i-verify sa LTO. Uh-huh. Ang notice of violation na dadating sa'yo ng napakatagal, no? Address to the registered owner. Yun. Yun na nga. Ang presumption kasi, yung driver ang registered owner. Yun ang presumption. Okay. Uh-huh. Ngayon, pagka ang driver ay hindi yung registered owner, ang gagawin, nakalagay sa notice of violation, kailangan pupunta ka dun sa adjudicator nila, sasabihin mo kung sino ang driver. O, ipagpalagay mo na, natukoy yung driver. Hindi uh-huh. po ako ang driver. Ang driver ay si ganito, si Juan de la Cruz. Opo. Dapat yung point na yun, hanggang dun sa point na yun, yun operator. Tapos na yung kanyang obligasyon. Yung registered owner, tapos na. Bakit? Ano natukoy mo na yung driver eh. Ganito ang nangyayari. Apo. Yung driver ngayon, hindi nakabayad. Okay. Ang munta. Ang registered owner ngayon, ang sasakyan, kunyari, pupunta ngayon siya sa LTO para i-renew yung kanyang registration. Apo. Hindi niya mare-renew yun dahil hindi nabayaran yung no contact apprehension. Yun lang. Yun ang, patay. Yun ang sinasabi namin. Bakit mo yung hostage yung renewal because of a non-payment of a traffic violation. Mm-hmm. Bakit? Yung bang sasakyan, eh, ano, yung ba ang may sala, di ba yung driver? Dapat oh, yung lisensya. Yung lisensya ng driver ang inyong i-penalize. Hindi yun, ano. Tama nga naman. Hindi yun, rehistro ng sasakyan. Bakit? Opo. Yung rehistro ng sasakyan, hindi naman magkakaroon ng traffic violation yan eh. Correct. Kailan ba nagkaroon ng traffic violation yung sasakyan? Never. Ang nagkakaroon ng traffic violation, yung driver. Diba? Ngayon, baliwanan. Ganyan po ang nangyayari sa public transport. Yung driver ngayon, naiiwan ng napakalaki ang multa. Mm-hmm. Dahil sa dami ng kanyang violation. Ngayon, sasabihin ng mga pro-NCAP, hindi, kasi under yung supervision mo yan, uh-huh. operator. Apo. Ikaw dapat managot dyan. Mali pong katwiran yan. Uh-huh. No? Maling-maling katwiran yan. Napakamali yan. Bakit? Mm-hmm. Yung pong prinsipyo na yung operator ang mananagot ay kapag franchise violation lang. Yun. Anong halimbawa dyan? Kunyari, nag-overcharge yung driver. Apo. O kaya naman, yung driver ay hindi nagsakay ng pasahero. Nag-refuse to convey passenger. Mm-hmm. Okay. O kaya naman, may aksidenteng nangyari. Yan. Dyan, kailangan sagutin ng operator. Uh-huh. Pero traffic violation, hindi pwede. Dahil correct. Personal oo. Nga yan eh. Oo. Doon lang yan sa driver. Attorney Anton,
Wala lang tayo mahabang panahon, pero meron na ho ba tayong, kumbaga, konkretong hakbangin para po ma-question po ito ng legal sa tamang forum sa hukuman itong ano pong ito? Opo. Balak po namin yan. Balak po namin yan. Pero gusto po namin makipag-dialogue doon sa mga LGU at LTO. Okay. Simple lang po. Apo. So, ito yung mga kahilingan namin. Number one, bago kayo mag-upad ng NCAP, ayusin yung infrastructure ng mga lansangan. Yun. Yung traffic light. No? Ayusin nyo yan. Number two, yung multa. Napakataas ng multa. Hindi na po makatwiran yan, excessive fines. Bakit? Dahil yung 2,000 kunya, 2,000 pesos, no? Yung beating the red light, sabi nila para madala daw yung driver. Eh paano po madadala yung driver? Hindi naman yung driver ang nagbabayad. No? Yun nga. Hindi po madadala yung driver dyan. Ngayon, yeah. Kapag ka tinuloy-tuloy nyo to, no? Uubusin nyo po ang public transport. Bakit? Kasi hindi sila makarehistro ng sasakyan nila. Yun na nga. Ang amin pong apila sa LTO, hayaan nyo po na mag-renew ng registration ang mga sasakyan. Yeah. Dahil hindi naman sila ang violator. Yan. Kung attorney, hindi yung driver. Yan, attorney, ang susundan natin sa susunod na kabanata. Update nyo po kami, attorney, dyan, ha? At tututukan po namin yung isyong yan sapagkat hindi po ito concern lamang ng mga driver, ng mga operator. Concern din po naman ito ng mga public, ng ating po mga mananakay kasi wala ko kami masasakyan. Magpapasokan po naman. Salamat, attorney Ariel Inton, sir. Maraming salamat po. Thank you very much. Inyo pong napakinggan si Attorney Ariel Inton, ang head ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Maganda sana yung ang obserbasyon ng mga kababayan natin dito. Maganda po sana yung proyektong ito, yung tungkol sa no contact apprehension para maiwasan ang mga lagay-lagay on the spot sa mga traffic enforcer. Pero yan ho ang nagiging problema ngayon. Siguro sa mga susunod natin programa, mas i-discuss po natin yan at susubaybayan po natin ang problemang yan at sana po matsolusyonan para po magkaroon tayo ng tinatawag na win-win solution. At napakabilis po ng oras. Maraming salamat po sa mga nakaagapay natin. Ang ating DWIC News Center, ang ating technician, si Engineer Jun Aguba. Thank you very much po at muli. Magpapaalam na po ang iyong lingkod hanggang bukas alas 4 sa IC Balita Nationwide at pagkatapos ang ORO sa DWIC. Ang iyong lingkod, David Oro po lamang. Susunod na ang programang Beyond Buhay Metro ng ating kasamang si Aida Gonzalez. Oras po natin, alas 5 ng hapon. Sa DWIZ kasama.